Papait ako sa inyo yung setup ko nung pang indoor trainings ko. Siyempre ngayon, alam naman natin may COVID, kaya bawal lumabas. Kaya papait ako sa inyo yung setup ng indoor trainings ko. Unahin na natin sa bike. Ayan, sa bike trainer. Ayan, ang bike trainer ko is Minuara yata to. Basta roller. Hindi ko matandaan kung anong roller to. Tapos ang gamit natin dyan is yung Trek Madon ko. Ayan. So, ito ang setup natin. Naka-electric pan tayo. Tapos, yan, TV para sa sweep. So, ang gamit nating cellphone dyan is Samsung S7 yata. Kasi may Ant Plus siya. Eh, kasi ang gamit ko lang sa roller is yung Garmin. Yung Garmin na cadence sensor. Hindi to siya. Hindi siya malinaw eh. Hindi siya makita eh. Basta ayan siya. Nakikita niyo siya dyan. Ayan. Ayan siya. Tapos ayun yung speed. Bali guys, hiniram ko lang siya kay Kuya Dandex Beltran. Ayan, search na lang yung Facebook niya. Dahil di rin daw naman niya masyado nagamit. So hiniram ko muna itong lockdown para gamitin ko, para makapag-sweep ako. Kasi eto, wala siyang Ant Plus yung kailangan na parang signal para sa trainer. So yung Samsung may built-in Ant Plus siya. Kaya sa mga naghahanap ng ano diyan na walang hindi afford yung yung 30,000 plus na trainer na para sa sweep, bumili na kayo mga 4,000, 5,000 pababa itong Garmin cadence and speed sensor. Tapos dapat naka Samsung mobile phone kayo kasi may built-in Ant Plus siya. Kuya Ray lang nagsabi sa akin noon, kaya medyo ginanahan ako mag-ensayo kasi nga nakapag-sweep ako, nakapag-ride ako kahit sa loob lang ng bahay. Ang mahirap lang sa kanya, dahil lagi kang nakasweep, lagi kang all out. Hindi ka tulad sa mga naka-trainer na may resistance sila. Pag naka-draft, naka-resist yung kung ano yung draft mo sa road mismo, ganun yung resistance nila. Kunyari, nagda-draft ka, takbuhan na nasa harap, 40, pagod yung nasa harap. Yung nasa likod, pahinga kasi nga naka-draft. Dito naman, pagka roller lang gamit mo, tapos speed and cadence sensor lang, all out ka lagi kahit sa ahon kasi kailangan mong abutin yung wattage nung buga nung bike trainer nila. Kasi kailangan mong abutin yung power na binubuga ng bike trainer nila na gamit lang yung roller mo. So kailangan mong bilisan yung ikot ng paa mo, tumaas yung cadence mo, tumaas yung speed mo. Kaya parang lagi kang all out pagka wala kang yung mga elite trainer na papasok sa Swift. So, tapos yun lang naman sa bike. Tapos, yun pala, yung mga training plan, meron naman sa Swift. Makikita nyo naman yun, ayan. Makikita nyo naman sa Swift. Kunyari, ayan, pipindutin natin yung Chris Dinglasa na yan. Loading siya. Ayan, makikita nyo. Yung Ant Plus, ayan yung Ant Plus. Tapos yung speed cadence sensor. Heart rate, i-connect nyo lang yung i-connect nyo lang yung nasa bike mo. Tapos, ayun na. Pagka na-connect mo na, i-click mo lang yung let's go. Tapos, ayan. Kunyari. Kasi, hindi na-connect eh. Kunyari na lang. In-skip ko lang. Dali, medyo lag eh. Kunyari na lang, ganyan. Ayan. Ayan, makikita nyo mga ruta. Gali, ayan, Watopia, London. Ayan. Ayan, makikita nyo na yung mga ira-ride nyo kung saan kayo magra-ride, kung sino yung pwede nyo kasama. Ayan, ito yung mga ruta. Ayan, yung mga road. Ayan yung mga ruta. Makikita nyo. Ayan, tapos ito. Ito yung mga pwede ka mag-join na mga ride. Ayan, ganon. Ganon lang siya. Tapos, yun na. Yun nga lang, problema, kahirapan talaga. Sa kanila, kaya pa nila, may pambuga pa sa iyo, all out ka na, as in kasi nga kailangan mo maabutan yung watts nila. So next natin, yung treadmill na ginagamit ko, ayan, X9 Plus. So yan yung pinang raran ko naman. So ang ginagawa ko, sinisweep, nagra-run sweep din ako, gamit naman tong iPhone 11 Pro Max ko. Tapos itong Apple Watch kasi, ayan, titingnan natin. Kasi sa iPhone 11, parang kumbaga ba, pagka nag-sweep ka, kunyari, pinindot natin yan, yung sweep ko. Ayan, malolocate mo yung, ayan, yung heart rate, saka run speed. Bali, parang yung Apple Watch mo na yung magiging heart rate mo, saka yung
run speed mo, parang kumbaga ba, sana yung magiging speed and heart rate sensor mo. So, ganun lang, sobrang dali lang. Tapos minsan-minsan, sumasali ako sa mga run-run event na nandun sa gilid ng ship. Pinakita ko naman dun kanina dun sa bike. Ganun lang siya kadali, ayun yung setup ko. Bali, ito naman yung isang cellphone pang speaker para hindi siya mabagot. Electric fan. Ayun, para sa run, para hindi ka mapagod masyado kasi mainit. Ayan naman para sa bike. So, ayun, yun yung setup ko ng indoor training ko. Sana nagustuhan nyo guys. Kung may mga tanong kayo, comment nyo na lang. Huwag nyo magkalimutan mag-like, comment, subscribe, saka i-share nyo na rin tong video para yung iba, pagka gusto makakita na yung setup na maganda or setup na ayos yan, kagaya na to, ayos na rin naman na itong setup na to since no choice tayo, lockdown ngayon, ECQ, wala tayong choice para mag-stay lang sa bahay, di ba? Eh, since nag-stay ka lang sa bahay, eto, indoor training. And eto yung setup ko. So, eto guys. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye!